Oh, eto na to mga kaibigan, and for this time around, pakilala na natin ang mga players dito for Execration and their heroes as well. Etok Max for Selena, S4 Omae for this Uranus, Hate naman dito for Hayabusa, Benny Cutie for this Cho, at Chuck no naman ang gagamit ng Grok. Ito naman sa Blacklist International sa Red Side, Dexter para sa Atlas, Killer sa kanyang Thames, Riddler para sa kanyang Carry, Edward naman sa Valir, at Aqua for the Chang. Oh, yun. Dalawang mage pa nga sa mid lane, no? Oo, oh, okay, ano, Edward tsaka Aqua to, ha? Naku po, mga kaibigan. So, pwede, masakit-sakit din to kung sakasakali. Level 4 lang kailangan na mga to. Pwede nang bumitaw ng first blood. Pero yun nga lang, ang problema mo, mahirap hulihin to si Hate ngayon na naman this time. Mukhang nagbabalik o nagpapakita talaga na yung execration ng dati nilang meta, which is kung sa sila nakilala, assassin din talaga halos. Oo, no? assassin. Tsaka ML na ML to si Hate, guys. Para sa akin, oo, talagang napakalubit maglaro niyan. Kakita mo naman sa mga live niya, di ba? Pero ops, mukhang mabibigyan pa nga dun yung isa. Natanggalan ng ulo ang anilang marksman Riddler will go down for this one. 1-for-1 trade lang din naman ang pangyayari. Pero eto na nga, nasundot pa, nabigyan ng shuriken ni paring Hate itong nasa mid lane. So, maganda ang abante ngayon para sa execution. Oo, tama ka dyan. Okay na rin naman to, mga kaibigan. Nakapatay, I mean, okay na okay para kay Mike kasi napatay niya. Is a marks. Manang problema nga lang, napatay din siya, which is my bounty hunter naman. So win-win situation lang din sila. Pero ito, here comes the Abby. Sa laro kami from Etomax, pero dumulas lang ng konti si Chaco dun. Pero patay pa din si Riddler for the second time around. Ito naman ang ultimate titan na upo. I hate with a double kill pa para sa kanya. 4-1 kaagad dito in favor of execution against 1-point score of Blacklist International. Umagaw pa ng red, I mean ng orange buff, but it's a no. Secured pa rin dito ni Changi. No. Tama. Medyo maganda pa rin talaga yung mga pasok dito. Though, Chakno nakakuha ata ng pampadulas at umadvance bit ng masyadong mabilis dun sa second turret doon sa top lane. So, maganda pa rin ang rotation ngayon. Samantalang Benny Cutie, sinisecure lang yung bot lanes. Para saan kailangan yung dalawa ng Blacklist International to? Para kahit pa paano, maka-open sila ng isang linya. Makakuha sila ng objectives dito kung sakasakali. Pero si Chuck, hindi pinapabayaan yung tropa niya talaga eh. Hindi pwedeng bugbugin niya ng ganyan-ganyan ng basta-basta lang. Oh. Chuckno pa rin. Chuckno is daki pa rin, sabi nila dito. Maano pa din yan. Magaling pa rin talaga mag-provide ng vision yan. But especially Grok ang gamit niya. Just like the old times, kumbaga. Nataano niya natin, na-master niya na tong Grok na to. Kaya alam niya na rin kung sakasakali. Eto na, si Benny Cutie with this Chuckno connection against 3 of members of Blacklist International. Papasukin, pero yun, direct na wild charge nga lang, sumablay. Si Kuya Chuckno din doon na-disengage for Blacklist International. Relax lang, di namin kayo babasagin. Kumbaga, binabuy time lang din naman namin kayo to, para mapunta kayo dito. And to the top lane naman, Atlas doon. Tamang tago lang muna. 5-1 ang ating score. So, namang ang execution for the early stage ng game natin dito. Ang ginawa niya doon, kaya siya nag-wild charge to clear lang yung mga minions. Oh. Yun lang yung gusto niyang gawin dito para si Benny Cutie makapag-farm na makapag-farm. Oh, diba? Kasi pag nabasag kasi yan, parang iikli yung pwestuan ng execration kung sakali mang ganun. So, hindi makakapag-farm na makakapag-farm dito yung isang show. So, for this one, maganda ginagawa ni Chuckno ngayon yung rotation niya. Samantalang Dexter rin naman, kung tank at tank lang, si Kapitan, maganda rin ang kanyang pwestuhan dito, mga kaibigan. Pero more on objectives ngayong execration ngayon. Dexter naman, mukhang majidit kundo, papasukin pa nga sa loob, ikakancel nga. Hindi, binalikan ni Hit. Binalikan ni Retri pa nga! Nakuha lang din, mga kaibigan. Grabe naman yung crossover. Pwede. Okay, pero ito pa, another buff. Hindi lang din masi-secure ng execration, but the Blacklist will be able to get their own buff. Sa top lane, ganun lang din, disengage. 3-minute, 4-minute game time pa lang tayo. Yung execution nakikita natin, uhaw sila sa kills no? Parang talagang gusto nila patayan palagi. And on the other side, Blacklist International naman, makikita mo sa nila yung patience na talagang focus din sila sa laning phase nila. So far, tama ka dyan. Gusto nila talagang baugin. At kung makikita mo dito, apat yung naka-purify sa team ng Blacklist International. Ayaw talaga nilang may mahuli or may ma-knock-up dito ang isang Benny Cutie. Kung sakaling mga Way of the Dragon yung isa, makakatakas sila at makakapag-setup dito si Kapitan Dexter sa tropa ng Blacklist International. Pero eto na naman, ang sakit ng damage. Natamahan pa Tanabi sa laro. Pero oops, pinaramdam sa kanya ang isang meteor shower. Butterflies in my stomach. Pero uy, nabigyan dito ni paring Chuckno.
ang isa sa mga players, Edward, na nakaramdam ng abyssal trap pero hindi pa rin na-burst daw. Kayang-kaya pa mga kaibigan. For the Blacklist International, space lang. Feeling ko ang binibigkailangan nilang ibigay dito kay Riddler. Knowing the fact na Riddler has a 1-3 score. Pero yun nga lang, dali dun, Squid Dexter natin. That's the problem. Medyo mahirap nga lang dito ang Blacklist International pagdating sa vision. Eh, hindi sila nakakasilip-silip compared dito sa Grok ng Execration, which is immune halos sa crowd control. Oh, for that one, eh, para sa akin, commended naman yung ginawa ni Eto Mac doon kasi hindi naman na makakabigay ng damage kung hindi tatamaan nung skill or abyssal arrow. Pero top lane natin, S4, laban dito. Tinapos. Sa isang thumbs, makakauwi nga ba si Killer? Ginigil dito ni S4 or Mae. Naku, makakatakas nga ba? Tingnan natin si Hit kung susuporta nga ba dito sa tropa niya. Ito na yung Quad Shadow. Tinamaan lang. Tinamaan na, kaya na. Tinamaan lang ng Quad Shadow. Pero muntik-muntik pa si Mae doon kung sasali. Matataasan pa siya eh. Ni Kuya Killer natin, papatulan din eh. Pero syempre, with the help of this Hayabusa execution, was able to secure the kill onto the top lane. And Turtle dito, for the second time around, pupunta na sa top lane. At ito na, panibagong bakbakan na naman. Pero si Hate pumasok. Ayun, nag-ulti lang din, mga kaibigan, si Riddler. Wala nang buhay doon, pero nakatakas. Nako, grabe naman din. Pinapahirapan talaga nilang mabuti itong carry pick o yung marksman ng Blacklist International. Grabe yung galaw nila, no? Para sa akin, nakita nyo naman. Nakakuha sila ng mid lane, Turtle. Tapos yung bottom lane pa for Benny Cutie. Yung ano dito, yung shadow kill ni Hit, to back away lang yung mga tropa niya para maalis yung Blacklist International dun sa linya para hindi nila malaman na pwede palang kuwanin yung Turtle. Tapos second inhibitor talent ng Blacklist International. So pressure is real para sa kanila. 7-1 ang ating score. Malaki ang kalamangan ngayon ng Execration. And itong top lane naman ata, ang makikita natin sa items niya is kung sino man yung makikita dito ni paring Hit, eh, instant kill yun. Dahil nga may Blade Dove Heptasista siya, plus Dye and Dry pa, 5% yun to kill the damage. Oops, ikaw lang. To kill the heroes pala pag ikaw lang mag-isa. Tama ka dyan. And this time around, mga kaibigan, Execration. Oops, teka lang, baka si Eto Mac. Eto na, mga cute Max, patay. Mga kaibigan, medyo napasobra lang din siya doon without his teammates. Pero si Eto, grabe naman, muntik pang mapatay. Ayun, tinamaan na lang Retribution, sunog, pati ang kaluluwa. Grabe, retry kills. Lumipat ng kaluluwat pa noon. Makasisetapan. Uy, patay pa din! Another one. Sir, patay pa din! Ito na, ginamitan lang din ang Fatal Link sabay flicker out. But yun nga lang, syempre, tower objective muna din for this Hayabusa. Nako, parang nalalambot ang Blacklist International for this 6-0 Hayabusa ni Kuya Hate natin. Kakaiba ang pinapakita sa atin. Ito, gusto ko yata ang pasukin. Malalim pinapasok din ang... No? Parang Link o Claude. Parang Claude, no? Parang Claude yung galaw. Parang parang Claude na may Link. Tapos ang hirap mo pang kuwanin. Mamamicro ka pa dun sa shadow kill niya. Then pag nakakapit pa sa'yo, yun yung wala kang magagawa kasi siya may damage, ikaw wala. Grabe, diba? Grabe. Oh, nga, wala kang choice kundi saluhin. ML na ML nga to si Hate. Oh, Hate is the key dito for the execution, mga bestie. By the way, nagla-live nga pala yan si Hate. Check nyo ang kanyang page, H4TE. Support nyo na rin, guys. Support nyo rin yung mga nagla-live natin, yung mga pro players nating nagla-live. Diba? Para at least makakuha din kayo ng mga tips. Especially Zapno, nagla-live din pala. Naglalive din. Z4PNU. Eto Mac din, si Eto Mac. Eto Mac din, Eto Mac din pala. Tsaka si ano, si Benny. Halos lahat naman sila, nagla-live naman sila. So, supportahan natin lahat. Yan, okay. So, this time around, syempre kami din, ayan, for our pages and YouTube channel. YouTube channel ko nga pala, Caster Zeus. Ayan, check that one out. For Irv, ikaw, sabi mo sa'yo. EARVV sa ating YouTube, sa ating Facebook naman at Caster Irv. Yan, maraming salamat at nakaabot din tayo ng 5,100 followers sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pero eto na nga, mga kaibigan, mabalik tayo sa laro. 9-2 ang ating score. Almost 7,000 gold lead para dito sa Execration. And makikita naman at BOD na pala si Kuya Hit natin. Mga kaibigan, abyssal arrow, nag-connect na naman dito. Chakno, ayaw niyang pumasok dahil negativity. Pagka naman talagang tinamaan ka, mababurst doon ka. For Execration naman, kailangan nila tapusin to as soon as possible. Oh. You know why? Dahil merong isang carry. Yun ang diba? Isang carry. Pag nag-online to si Riddler, yes, napatay kagad si Riddler 3 times ka on the early stage ng game. Pero at least, hindi na nasundan yun. Hindi na nadagdagan din pa ang 9 kills dito ng Execration. This time, nag-iingat ng Blacklist International, knowing the fact na lumiliit na rin ang kanilang vision patutindi sa map control against the Execration. Nakukuha na sila din ng orange buff. Pero yun, pang apat na yata ito. Diyos ko, may ginoob another one. Baka double kill, but so no, Hate will go down na yun. Shutdown siya dito. Wow, by the hands of Chang. At least, nabigyan nila si Hate. Di yun yung maganda, nabigyan nila si Hate doon.
Kasi kung di nila nabigyan yun at napatay pa yung dalawa, possible objectives na naman yun for them. Tapos 35 seconds bago mabuhay dito yung first sanctuary lord of the game. Game number 1 pa lang to, mga kaibigan, ha? Game number 1 pa lang, pero grabe na yung pinapakita ng tropang execration. Pero katulad ng sinabi namin, hindi pa tapos lang laban para sa Blacklist International. Pag tumaba si Riddler dito, yun yung magiging problema ng execration. Siyempre, pinaulanan agad. Pinaulanan ka agad. Medyo advance si Kuya Ako, ha? Pero okay lang. Ano na yun, calculated niya na. Para pang face check na rin siguro sa Ali man din na may tao dun sa kabilang bush. Pero this time, 10-3 ang ating score. First Lord of our game is now up. And pwede na kunin din to ng execration. Maluwag ang kanilang pressure dito. Maluwag ang kanilang lanes dito. So, napipressure ang Blacklist International. They can do some buy time or segue push with the Cho on the other lanes. Tapos mag-lord lang din siguro ang execration. Pero, yun nga lang, mahirap din siguro. Kasi wala rin sila palang marksman or hard hitter for this Lord. Unless sama-sama sila. Nako po, mukhang lahat ng linya is already pressured. Siguro kuwanin mo na itong middle lane. Pag nakuha nila itong mid lane, makakagalaw-galaw na yan ng matindi. Oh. Makakuha sila ng Sanctuary Lord or Fake Lord. Kasi kung makikita fake mo dito, Lord, si Jack Lord. No lang yung tank na nagpapakita sa lahat ng tropa ng Blacklist. Oo nga. Hindi siya nagtatago. Siya yung nagbibigay ng information dito on his teammates kung nasaan yung members ng Blacklist International. And for Blacklist, tamang ilag lang din talaga muna. Huwag sila mag-alala. Patience is the key for Blacklist dahil they have a carry. Pag ito, carry nag-online, sure ball itong Uranus ni Kuya ni Mae. Netpo. Oo, netpo yan mamaya. Pati itong Grak ni Chaklo, if ever, sakasakali, hindi na makakapagganyan ng zone out or makakapag-vision pa ulit si Grak. Later on in the life. So, patience lang for Blacklist. Comeback is real, kumbaga. Pero, for now, hindi pa ngayon yun. Hindi pa nag-online sa ngayon. Mamaya pa, if ever. Kaya dapat, for X, tapusin na nila to. Or pressure na nila ang Blacklist International. Hindi pa ngayon yung tamang panahon para pakawalan yung damage dealer ng Blacklist International. Oo. Pero, pag hindi pa nila ginawa ng paraan itong carry, mahirapan sila. Kasi ima-maximize na ng team ng execration. O tika mo, hinaantay-antay pa nga nila oh, para at least mag-bait na pumunta sila na o sige, puntahan nyo kami. Ganon. Pinaano pa, dinedelay-delay pa. Dinedelay pa yung tagal nun. Tagal nun. Oops, nako, Kuya Mae, yari ka ata. Nahuli ka, mapi-fatal links, but it's a no. Hindi makaabutan din ng, ganda, zinon lang din pala ni yun, ni Dexter. Tinakot niya lang si Mae para makakuha ng buff dito si Aqua. So, okay na din yun. Hindi naman pala to get some kills. Para lang ma-zone away din si Mae natin doon. And 10-3 ang ating score, 12 minutes. Oop! Naku po. Naku po, mga kaibigan. Ito na naman, ang bakbakan. So, 10-3 ang ating score, ha? 7K. Ang pera dito, nakalamangan ng execration. So, Sanctuary Lord, manggagaling sa bottom lane. Halos pantay. Pantay yung mga creeps, ha? So, yun yung maganda. Super kariton para sa lahat ng linya. Yun, dito na execution. Malalaki na lang din to. Ayan, sabi din ng mga viewers natin dito para doon mag-enhanced Lord sumakto. Oo, pwede. Oo nga, tama. Inano nga ta nila yun para makakuha nila, para humahampas yung Lord. Pero yun nga lang. Ako po, eto max dito. Plus, patay dun sa middle lane. Napasorry na lang mga Benzies. Uy, pero to, si Hate naman is doing it. ML na ML with the Lord. Naku po, basag ang tier 3 tower onto that bottom lane. Mukhang madadamay din yata ang third tower sa middle lane. Pero hindi, well defended for Blacklist International. But still, the Lord is now still si up. Si Hate. Naku po, 3 against 5. Or 4 rather. Pero hindi nakakayanin. Huwag na muna mag-assume for that execution. Wala yung hard hitter nila dito. I mean, wala si Etomac, wala din si Mae. Delikado, tatlo lang buhay, baka ma-wipe out. Then for that, comeback can be real talaga. Lamang naman sila eh, kaya kalmahan lang nila. Kalmahan lang. Pero yung pala yung Blacklist, wala pang nababasag na tower dito, ladies and gents. So, mukhang dun pa lang talaga, makikita na natin na talagang left behind sila pagdating sa objectives at na earlyhan din talaga ng execution so far. And for these items, no, Kuya Herb, mataba na itong Hayabusa. Mataba talaga sa mataba yan, mga kaibigan. 12K ng pera. Nakala na nga, Malefic Crew eh. Para kung sakali mang makalapit sila dun sa turret mismo, dun sa babasagin nila, makapag-tapos-tapos na talaga yung laro. Pero medyo masakit na rin yung damage sa kayang ibigay. Pero eto na nga, mga kaibigan, eto Max. Tinamaan pala ng Abyssal Arrow yung isa.
Pero hey, medyo kulang sila dito for the damage. Pero Chakno, papasok sa loob. Patay na si S4. Pero Chukchak Chenes binigay agad para dun sa isang carry. Patay din. One for one trade ang nangyari. Abisal Aro ibinitaw. Pero middle turn dito ay mababasag ng execration. Papasokin pa nga ni Hit. Nagigigil. Bumalik. Bumalik sa nakaraan. Sabay bitaw na Shuriken. Pero yun nga lang with a double kill kaagad para sa kanya. Killer dito. Running out of life as well with a triple kill. Baka mag-maniac ba? But no. Hindi kakayanin. There's no minion wave around. Bayat, naku po, pressure to para ay Kuya Aqua to defend this one out. Grabe, ito na ang all three lanes dadating ang mga minions. Si Hate, wala din naman buhay. Ito na, may ulti si Aqua, pwedeng ibitaw. Wala na. Malabuti, no? Makukuha talaga ng execution ng ating game number one. Grabe, nakita nyo din naman yun. Pagpasok na Hate dun, tinamaan lang ng isang pindot lang.